pinakamalaga sa ating barbero. Kontrolin natin yung emosyon natin. Maximum tolerance pa rin. Kahit paano sila yung bumubuhay sa atin. So, mahalin natin sila kahit ganun yung mga sitwasyon. Nasa sa atin mag-control. Nasa sa atin yung susi. Para ibahin nila yung ugali nila. Yun! Welcome back mga kabunting. Ginagawa mo! Welcome back mga kabunting. Yun. Welcome back mga kabunting. May bago na naman tayong video ngayon. Yung vlog natin yan. Tapos, ano to? Siguradong mag-enjoy kayo dito sa topic natin ngayon kasi iba to. Pag-usapan natin yung mga iba't ibang uri ng customer. Yung mga iba't ibang uri ng mga magpapagupit pa lang. Tara, samahan niyo ako. So, simulan na natin yung vlog natin ngayon, yung topic natin ngayon. Simula tayo sa number 1. Number 1, yung ikaw na ang bahala. So, maraming ganitong uri ng nagpapagupit na pupunta na sa mga barber shop pero wala pang ano, hindi pa nila alam yung klase ng gupit nila, hindi pa sila nakapag-decide kung anong gupit nila. So, minsan experience natin yan sa mga kagaya mong barbero na lalo na sa mga ano, sa mga turo-turo kagaya ko, may mga ganun na ikaw na bahala kuya, ikaw na bahala, ganito na diskartehan mo na lang. Tips lang mga suki, hindi kami manghuhula. Hindi kami manghuhula. Tsaka ako, nakakatawa doon. Hindi ata barbershop yung dapat puntahan nila. Baka ano, baka ano, sa doktor, magpaparitoke. Baka magpaparitoke sila. Hirap kasi pag ikaw yung nag-decide. Hirap kasi pag ikaw nag-decide lang kasi iba-iba yung paningin natin, iba-iba yung panlasa natin sa lalo na sa gupit. Mahirap naman pag ano, tayo-tayo lang yung nag-decide ng gupit. May maaring sa paningin ko ayos lang. Maaring sa paningin ko ayos pero sa paningin mo baka hindi. So, baka hindi magkatugma yung panlasa natin. Kaya ano, mas maganda na lang ikaw yung mag-decide yung gusto mong gupit. Tapos, diskartehan ko na lang kung babagay ba sa'yo o hindi. Number 2, mga walang tiyaga. So, yun, tulad nasabi ko yung mga sa barbershop na lagi naming nararanasan yung mga ganito. Wala kasi kami ano, walang VIP treatment. So, dapat sundin yung tila lang. Kung nagmamadali ka, pwedeng nagmamadali rin yung mga nakapila. So, respeto lang, respeto. So, madaming ayaw na pumila, gusto pagpasok ng shop. Gusto nila, sila na yung gugupitan. So, nakakahiya naman sa ibang customer. Kung mahiya ka, hindi lang ikaw yung gugupitan. Number 3. Yung mga walang tiwala na customer. Na, lalo na yung mga bago pa lang pumasok sa shop mo, bago ka pa lang niya maranasang maggupit. Lalo na yung ano, bago ka pa lang makita. Parang, ano ba to? Magaling ba to? Marunong ba to? Tapos tatanungin sa'yo,
alam mo ba itong gupit na to? Tapos may mga tanong pa. Matagal ka na bang barbero? Matagal ka na bang barbero? Yun, yung ano, mga ganong tanong ng customer. Siyempre, humble lang tayo. Humble. Humble lang tayo. Dapat humble lang tayo. Maximum tolerance pa rin yung mananay. Huwag mong dibdibin yung mga sinasabi. Huwag mong dibdibin. Ano na yun mo lang. Hayaan mong umalis sila bago mo ilabas. Meron ba yung time na ano, na nakapila na siya tapos parang magdadalawang isip siya na barbero ba talaga ito? Tatayo siya, papanuurin ka, tatayo sa tabi mo, nagugupit ka tapos nandiyan sa tabi mo, nagmamasdan yung gupit mo. Parang ano, nakakapikon yung ganong sitwasyon, kaso nga lang, huwag mong palata kasi kahit pa paano, baka magiging suki mo rin siya. So, huwag mong ipalatang naaasar ka sa mga ganun. Pag lumabas, pwede mong simpre, pwede mong spy. Okay, joke lang, joke, joke. For mga timanting. So, yun. Naranasan ko rin yung ganun, yung ganung customer. Hindi mo pa suki. Demanding na. Dapat ano, yung mag-demand ka base lang sa babayaran mo. So marami akong kilalang barbero na iba-iba yung services. So, shout out nga pala sa mga yun. Saludo ako sa mga yun. Ako dito sa amin. Yung mga ganun, halos ganun talaga mga customer dito. May pagka-demanding. Yung iba nga, ano, magpapaahit pa, papatanggal. Magkakapal ng balbas, papatanggal to. Ganon, tapos 50 pesos lang yung gupit, 60 pesos lang yung gupit. Sa ibang shop, may bayad yun yung mga full service. Pag sinabi mo namang may bayad, aangal sila. What yun? What yun? Yung sa iba. Yun sa ibang barbero, libre lang yun. Kasama na lang. Nakaka-down. Nakaka-down. Tapos magpapamasahe pa, magdi-demand ng masahe. So, mag-demand lang kayo ng ano, naaayon sa binayaran nyo. Kasi kami, barbero lang kami. Kaso nga lang, mahirap din yung salitang gupit pa lang. Marami sa amin na minamaliit lang pagka-barbero. Pero, ayos lang mag-demand kung kaya mo namang bayaran yung servisyo. Number 5. Feeling suki. Mga feeling suki naman. Mga ganong customer din na ano. So din na dito ako nagpapagupit. Dito ako nagpapagupit. Magaling yan, magaling yan. Kaso, first time mo lang pala makita. Hindi pala dito nagpapagupit. Hindi pala sa'yo pala. Palagi nagpapagupit. So, gusto lang niya. Pansinin mo siya. Tapos baka gusto niya. Unahin mo siya. Unahin mo siyang gupitan. Ganoon. Backfighter. Itong topic na. Number 6, backfighter. So, may issue kagabi sa mga kasamahan tulad kong barbero na pinag-uusapan nila, nag-iano ako sa Team Ilocano. May, hindi ko napapangalanan yung barbero. Kasama ay tropa din natin ng barbero. Ano? May nagpagupit daw sa kanya na isang binata kasama yung pinsan niya. So yung nagpagupit lang yung binata, yung isa. Hindi kasali yung isa. So ginupitan niya. Sinabi niya yung gupit, ginupitan niya. Pagkatapos niyang nagupitan, umuwi sila. Tapos nag-post sa Facebook yung pinsan nung ginupitan. Mali daw yung gupit sa pinakitang picture. So,
yun yung rason kaya nag-post yung pinsan niya sa Facebook. So panawagan sa mga magpapagupit pa lang, dapat paliwanag nyong maigi yung gusto nyong gupit. Dapat bago kami magpagupit, alam nyo na yung gupit nyo, kasi nakakasakit din sa damdamin ng bilang isang barbero na bago ka sana umalis sa shop, dapat sinabi mo na yung problema sa barbero para magawan sana ng solusyon agad. So punta naman tayo number 7 sa mga tambay. Marami talagang tambay, hindi maiwasan yung mga tambay. Ay, may mga magandang naidudulot yung mga pagtambay sa shop nyo. May hindi rin magandang maidudulot. Ano yung mga maidudulot yung maganda? Dagdag pang-akit ng customer. Dagdag pang-akit ng customer yung maraming tao. Kala nila maraming magpapagupit. So, dagdag pang-akit. Ang masama nga lang dyan, mga burao. Yung mga tambay na parang mga anak mo na, mga ampon mo na. Yung kukuha basta ng mga makikipulbo, gagamit ng wax, makikigamit ng wax, makikiahit, kahit pa paano. Sila yung araw-araw mong kasama shop, lalo na pag wala kang gupit, wala kang customer, sila yung nakakausap mo palagi. Sila yung mas nakakakilala sa'yo. Mga buraot nga lang. So, ito lahat yung mga topic natin. So, na-share ko lang to kasi gusto ko lang i-vlog yung mga iba't ibang uri ng mga magpapagupit. So, ang pinakamalaga sa ating barbero, kontrolin natin yung emosyon natin. Maximum tolerance pa rin. Kahit papaano sila yung bumubuhay sa atin. So, mahalin natin sila kahit ganun yung mga sitwasyon. Nasa sa atin yung mag-control. Nasa sa atin yung susi. Para ibahin nila yung ugali nila. Kaibiganin natin sila. Maximum tolerance. Hanggang dito na lang yung video. Huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Peace!